land for you. Finally, my heart can say that I'm falling for you. And then, ito po ang ating top number 2! Ang fall! Ay, hindi po sa pag-ibig ko. Yung totoong talagang nalaglag ka talaga. Fall, o pagkahulo. Common household accident na po ito. Karamihan po. Pero ito, number 2 talaga. Karamihan ang mga na-accidente sa bahay po, yung mga medyo may edad-edad na. Kasi karamihan accident nila. Pag nahulog, bali ang buto. Na sakit talaga ng mga kalam ng buto-buto. Yun. So, tips na accident. Tips para hindi tayo mahulog sa ibang tao. Hulog. Next, ito ang safety tips natin. So, pakinggan mabuti! So, una, gumagamit kayo ng mga hagdanan. Yung literal na hagdanan, yung A-type. Iba-iba namang hagdanan, may mahabang ganyan, yung telescopic, o sa bahay natin yung A-type. So, checkin muna natin yung mga parts, ba mayan, broken. Kaya pagka unang sampa mo, naku, patay kang bata, kahulog ka talaga. O yun. Second, after checking, so, kung may mga hagdan naman kayo na, packet naman kayo na hagdanan, kahit anong hagdanan, kung E-type o kaya yung fix na hagdanan yan, mataas, ganyan-ganyan. So, una-una ay dapat 3-point contact. Ano ba yung 3-point contact? Ano, safety? Mr. Safety. So, paghahawa ka, una, dito, dapat, nga pala, may railings ang hagdanan. Una, pangalawa din, pangatlo, yung paa. So, basta 3-point contact lagi. Kahit saan na may hagdanan. So, yan. Dapat nyong tandaan. No. Next is, para hindi rin mahulog, karamihan nahulog is yung nababangga, tripping hazard. So, alisin po natin yung mga tripping hazard na pwedeng mahulog tayo. Or madula. Sa banyo po natin naman, alam niyo ba 20% na nangyari sa bahay, yung nadudulas na. Yan, sa banyo, sa CR. So, dapat kung merong kayong mga mat na anti-slip, yung hindi pagkadulas. So, ilagay po natin. Maganda yun. Thumbs up dun. Tapos, yan. Kung sa CR naman natin, eh medyo maganda-ganda. Pag nag-shower tayo, medyo maganda kung merong yun, yung mat doon. Tapos kung may hawakan para sa mga bata at matatanda, railings. Mahalaga talaga railings eh. So, yan sa home natin. Sa ano namin, sa trabaho namin, mahalaga talaga yung hagdanan. Karamihan dyan talaga second accident talaga, napakalaking accident ng karamihan atin-atin lang to. Yung boss ko nga nahulog eh. Sorry boss. Ayun. Hindi nakahawak eh. Hayak na. Kaya hawak ko, may dala, tapos paalam, na 3-point contact para ano eh. Yun, putok ang noo. Check. Ako rin karamihan, isang beses na rin ako nalaglag eh. Tanggal nga ang ipin ko, pambihirap pati. Ayun. So, mag-ingat po tayo mga ka-safety. Yan po, number 2! Hello! Para sa ating number 1! Top number 1! Whoa! Pero bago yun, mag-recap muna po tayo! Para sa ating top number 6 ay ang mechanical suffocation! Top number 5 ay ang fire flames or smoke! And then top number 4 ay ang drowning. Top number 3 ay ang choking. Then top number 2 is fall. Number 2. Then excited na ba kayo para sa ating top number 1? Ito po ang ating top
number one ay ang poisoning. So, ano ba poisoning? So, ito, poison. Ano nga ba? So, ang poisoning or pagkalason in Tagalog. So, mga substances, chemicals, and gases na pwede tayong malason. So, yan po. And then, mga prescription drugs na pwede rin po tayong malason pag nag-overdose. Safety tips po para sa ating top number one. Una po kung may mga chemicals, dapat po may lagayan tayo storage properly para hindi po maabot ng mga bata, no? So kawawa po pag biglang nainhale yan. So yan, kailangan meron tayong properly storage ng mga chemicals yan. Kung may mga pintura, mga kung ano-ano yung ginagamit sa pintura, lahat yan mga chemicals. Keep away from children. So, kung pwede po nating i-lock, meron po tayong lock or mataas sa kanila. So, yun, doon po natin ilagay. Kailan po secure po ang ating mga chemicals. And then, yung mga detergent po natin, yan, mga ginagamit panlaba, shampoo, yan, layo po natin, dapat matataas talaga yan. Ayan! Kung paano naman yung mga prescription drugs na ngayon, number one, grabe, yung opioid na addicted. So, napakarami nangyayari ngayon. So, 50% ayon sa statistic, sa survey, grabe. Number one na ang poisoning. Dati, noong 2011, grabe, alam nyo, naunahan nyo nga, karamihan kasi accident number 2 is yung motor vehicles. So, ngayon, 2011, naunahan yan dahil sa, yung sa poisoning. So, ngayon na naman yan sa poisoning dahil sa prescription drugs na ginagamit na, bakit ba nagkaganon? So, nagkaroon po ng epidemic, ngayong pandemic, ito na po yung pag-overdose ng mga prescription drugs, so, opioid, ano ba opioid? Ito yung mga prescription drugs na ginagamit natin para mga sa kirot-kirot, pampamanhid. Ayan, pero pag nasobrahan, grabe, delikado. Maging addicted talaga. Sabi ni Dr. Aaron Weiner, licensed clinical psychologist and staff of National Safety Council and Bureau Speaker, sabi niya, yung ngayon, pandemic na to, grabe, nagkaroon ng epidemic. Dahil nga tumataas yung bilang ng mga nag-overdose sa gamot. Sa bakit kaya nangyari yun? So, meron siyang apat na binigay. Bakit nagkaroon ng ano ng ganyan? Bakit nagkaroon? So, bago po natin ibigay yung apat na yun, bakit nagkaroon ng ganon? Yung pandemic, grabe ang 50%, grabe. Ang laki. So, bago pa yun, so, ito yung mga epekto ng opioid na pagkami. Yung panandalian muna, ha? Yung pagkahilo, kawalan ng malay, pagbagal ng hininga, yan, pagkakoma, pananalian, yan yung panandalian. Ano. So, pag matagalang gamit naman, maaaring maging addicted. So, una, minsan hindi na tumatalabi. So, magte-take ng higher dose hanggang maging drug-dependent na. So, napakadelikado talaga yan. So, ito yung apat na sinabi ni Dr. Weiner. Bakit nangyayari at tumataas, 50% tumataas ng mga nag-overdose. Una, ang sinabi niya ay eto. High level of stress leading to poor coping of choices. Leading stress, grabe. Ngayon eh, so sobrang mga daming iniisip natin. So, kung ginawa lang siguro, take ng gamot, yung mga sobrahan na. Eh, wala, no choice naman eh. Yan, so sobrang stress. Yan, talaga, delikado talaga yung stress na yan eh.
Pwede tayong mamatay talaga niyan eh. Grabe. Diba yung una kong video, kung hindi nyo pa napapanood, please panoorin nyo. Yan. So, pangalawa, fear of attending treatment. Siyempre ngayon, nakakatakot na yun. Pag dinala ka sa hospital, naku, mamaya pag sinabi, COVID agad, grabe. Kaya, dinala ka lang konti eh. Dinagnat ka lang, grabe. Kaya, natatakot din sila yun. Yung sa treatment, pag-treatment, kaya, nagsiself-medication na lang yung sarili. Oh, now, overdose, hindi. Yeah, kaya, maraming naapektuhan. Oh. Dahil nga COVID, yung pangatlo, suspension of outreach campaign dito sa mga drugs. Ngayon kasi nakapokus sa paano i-treat yung COVID, hanap ng mga solusyon, paano yung mga ibang mga sakit, hindi na. So, yan, nagkulang talaga ng mga treatment. So, pang-apat, yung financial program. So, nagka-cut sila ng financial program. Kasi, nga, wala nang makayo. Trabaho, mga businesses, wala na. So, yun yung mga dahilan kung bakit nangyayari yung napakataas ng biglang taas na lang sa mga drug dependent, yung mga rinireseta na yan. So, delikado yan. So, medyo mahaba na tong video na to. If you like this video, please share and subscribe. Okay? Don't forget to subscribe. Hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga video na ilalagay ko. Okay? Safety. Before that, bilang safety, unang-una, karamihan. Napakahalaga talaga yung relationship mo kay Lord. Na yung balisa, yung pagkabalisa, napakagrabe talaga yan. Na-apekto sa buhay natin. So sabi niya nga, cast your burden upon me. Yun, ang mga alalahanin nyo sa buhay, talagang ibigay lang natin sa kanya. Then, sabi niya, lumapit lang tayo sa Matthew 11:28, di ba? Tapos, mga ibon, di ba? Napakain nyo, libre yun. Diba, how much more tayo, mahal na, di ba? Philippians 4:19, He will supply all our needs. Okay? So, tiwala lang tayo, God is in control, okay? Safety first, si Lord ang unahin lagi sa buhay natin. So, yun lang po. God bless mga ka-safety. Please subscribe! Adik sa'yo. Awit sa akin. Bilang sawa na sa'kin. Mga kwentong pang-marathon. Tungkol sa'yo.